PH 100% Tatak Pinoy! Seller.ph available nationwide, kaya ano pang hinihintay mo? Download na! Experience the luxury fashion and style. Brands that came from the illustrious and elite. World's most luxury fashion houses that offers unique craftsmen and unrivaled quality. PH, kahit natutulog ka, may benta ka! Download na! We might have took the long way. We knew we'll get there someday. They say I'll bet they'll never make it, but just look at us holding on, still together, still going strong. We're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dreamed of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we will be missing. They say how bad they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one I belong to. You're still the one I want for love. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Still the one.
You're still the one I run to, the one I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby. Yes, yes, we're back. We're back. Pumipiyok pa. Yes, we're back on track. I miss you so much, guys. Welcome to The Broken Republic, ang tambay ng dating broken, still broken, at yung mga feeling broken dyan. Again, this is your president, your queen, Queen Rhee. Thank you so much. All right, guys. So, alam nyo na. Alam ko nagpahinga tayo ng isang linggo. Pero pagpatawad nyo, char. So, yun na nga, guys, diba? Mag-share-share na tayo at mag-tag na tayo ng mga kaibigan, mga kakilala nating tao na kailangang ingatan ng kanilang mga pusa. Ayan, yan, yan. Hi! Welcome, welcome sa ating mga viewers. Please keep on sharing and tagging your friends. And mag-comment, comment kayo. May pagkulitan kayo sa amin ngayong hapong ito, okay? So, yun na nga, guys. Ba't may ubo pa rin ako? Oh my God, may ubo pa rin si Mayora. Pero okay lang yan, laban! Wait lang, guys. So, ano to? Ano tong mga... Yan, yan yung mga gusto nyo eh. May pa duwi. Okay, guys. So, ang pag-uusapan natin is tungkol sa health. Yan, diba? Nagbagong buhay na tayo. Dati pa na yung love-love lang yung pinag-uusapan natin. Ngayon, may health na. Kasi nga, diba, guys? I always say na health is wealth, diba? Bali, wala lahat ng bagay kung hindi ka naman healthy, di ba? Agree kayo sa akin? Agree! Okay, guys. So, please, keep on sharing, keep on tagging. And, pag-usapan natin, bakit nga ba puso? Well, lagi namang puso yung pinag-uusapan. Pero, this time, mas seryosong usapan to kasi, alam nyo ba, guys? Sadly, one of our closest friends passed away because of stroke. So, and I've been, wow, English. And lately na malagi tayong may sakit, palagi tayong ano. So, kailangan naman natin pag-usapan ngayon kung paano tayo magiging healthy. Okay, guys? So, pakinggan nyo ang mga sasabihin ko kahit hindi ako doktor. Pero makinig pa rin kayo. Wala kayong ibang choice. Nandito kayo eh. Okay? So, guys. Syempre. Diba? Bakit ba kailangan lagi tayong healthy? Sagot! Nanggigigil ako sa inyo. Wait nga lang. Magsishare nga lang ako. Nanggigigil ako eh. Wait lang, guys. Lance, beka naman! Ang tagal ko kasi mag-share dito, nakaka-bad trip. Pero bawal tayo mag-bad trip. Good mood lang dapat. May napipindot si Mayora. Okay. So, bakit nga ba natin kailangang maging healthy? Maraming reason, guys, di ba? Maraming reasons kung bakit kailangang healthy tayo every day. Unang-una na dyan. Ay, ano ba yun? May mga napipindot ako. Okay, unang-una na dyan, bakit natin kailangan maging healthy? Of course. Pag hindi tayo healthy, paano natin mai-enjoy ang buhay, 'di ba? 'Di ba gusto niyo 'yun eh, yung mga ini-enjoy-enjoy ang buhay niyo kasi nga live life to the fullest, life is short daw. 'Di ba? Wait lang, nag-share kasi ako. Baka naman gusto niyo akong tulungan mag-share. Paging. Kru. Okay.
Alright, so yun na nga. Bakit ba natin kailangang maging healthy? Unang-una dyan. Para yung quality ng life natin is, diba, ma-enjoy natin at its best, diba? And also, para mas madami tayong magawa, madami tayong matulungan sa yung mga pamilya natin, kailangan, diba, healthy tayo para masaya rin sila, para wala silang stress, okay? Bawal-bawal ang stress! Alright. So, maraming factors kung bakit nga ba nagiging weak yung puso natin. hindi weak na marupok, ha? Iba naman yon. Iba yon yung weak na marupok. Iba yon. Ang sinasabi kong weak is mahina yung puso natin. Sa, kumbaga, mabilis manghina yung mag... paano ko ba papaliwanag? Kumbaga, minsan nahihirapan tayong huminga. Minsan naman, sobrang bilis ng tibok ng puso natin. So, kailangan aware tayo, guys. Kasi, di ba, nag-iiba-iba yung panahon ngayon. Maraming factors. So, isa yan, climate na yan. Climate change. Katulad ngayon, di ba? Maraming sumasama yung pakiramdam. Kasi nung mga nakaraang buwan, sobrang lamig. At ngayon naman, ano? Gigil naman ang haring araw. Di ba? So, kailangan aware tayo sa mga nararamdaman natin. Hindi lang aware sa nararamdaman mo para sa kanya. Huwag ganaan! Diba? So, isa pa, stress. Isa pa yung factor kung bakit humihina yung puso natin, kung bakit nalilid siya sa stroke. Kasi, alam nyo ba guys, napakahirap pag yun yung tumamang sakit sa'yo. Kasi, ano siya, traitor siya, hindi mo alam kung kailan katatamaan ng ganung sakit. Kasi yung mama ko, na-stroke siya, sumalangit na mama, na-stroke siya while tulog siya. So, di ba, parang hindi mo akalain na matutulog ka lang, tapos mangyayari yun sa'yo na hindi ka na palagigising, di ba? So, sobrang nakakalungkot yun, guys. Depression, it can also lead to stroke or sa mga sakit sa puso. Kasi, syempre, palagi kang malungkot. Pag malagi kong malungkot, kumbaga, nai-invite nung negative thoughts mo, yung negative energy or negative vibes sa labas. So, humihina yung immune system mo, di ba? So, yung mga ganung bagay, nako, beware, guys. Also, sa mga tao dyan na nag-o-overwork, alam mo yon, yung kayod lang ng kayod. Oo, kasi nga, syempre kailangan natin ng pera, kailangan natin kumita para sa pamilya natin. Pero guys, diba, hinay-hinay rin lang, pagpahingahin nyo naman yung sarili nyo. Tingnan nyo yung nangyari sa akin. Diba, naubos yung boses natin kasi nga, kuda tayo ng kuda. Yun, diba guys? So kapag halimbawa, pakiramdam nyo na, kumbaga, pakiramdam nyo, napapagod na kayo, pwede naman kayong magpahinga, pwede kayong mag-leave. Boss, pa-leave! Diba? O, mag-leave kayo sa mga trabaho nyo. Diba? Huwag kayong masyadong sub-sub sa trabaho. Although, syempre, kailangan natin namang seryosohin yung trabaho natin kasi para naman sa future natin yan, diba? At para sa mga mahal natin sa buhay. Pero, diba? Kailangan mo rin pagpahingahin yung sarili mo. Kailangan mo rin bigyan ng time yung sarili mo na mag-relax, mag-unwind. Huwag nyo kakalimutan yan, okay? And also, poor diet. Oh, marami dyan. Maraming guilty. Oh no! Alam ko, madaming guilty dyan sa poor diet. Bakit nga ba? Kasi nga, sarap kumain ng mga bawal. Masarap kumain ng mga bawal. Ay, anong kinain mong bawal? Diba? Diba pag may mga handaan? Pag may mga handaan, katulad nung kinain natin kahapon, share ko lang. Diba? Ang sarap ng lechong ulo, tsaka lechong pata. Sakit batok naman ang abot mo, diba? Pero make sure naman, okay lang naman na kumain tayo ng mga ganun-ganun. Pero make sure na in moderation pa rin siya. Diba? Sabi nga nila, lahat ng sobra ay masama. Kaya wag mo siyang mahali ng sobra. Wag! Masama yun. Masakit.
Okay? Tsaka kailangan din natin, eto isa pa to. Alam ko, ano to, maraming guilty din dito. Ito yung isa sa mga mahihirap gawin. Ito yung isa sa mga mahihirap panindigan. Parang magagawa lang natin to kapag first day of January. Bagong taon. Parang yung unang linggo ng bagong taon, dun lang natin siya nagagawa, di ba? Wala tayong proper exercise. Sinong mga guilty dyan? Diba? Diba magpo-post first day? Yun, hanggang first day lamang. Hanggang first day lang, hindi na naka-second day, hindi na naka-third day, hindi na kinaya. Ang sakit naman kasi talaga sa katawan. Huwag kayo mag-alala, naiintindihan ko kayo. Pero, syempre, para lumakas yung immune system natin, lumakas yung resistensya natin. Wow, coming from me! Para lumakas yun, kailangan natin mag-exercise at samahan ng diet. Wow, parang nagbebenta lang ako ah. Diba? And also yan, sa mga taong mahilig magpuyat. Mahilig magpuyat ka, KML. Mahilig magpuyat, kakanood ng live selling. Mahilig magpuyat dahil may kachat pero hindi naman sila. Tigil-tigilan nyo na yan. Sinasabi ko sa inyo, iikli ang buhay nyo. Diba? Maraming taong gano'n, madaming guilty na mga, alam mo yun, nanonood tayo ng live set. Kahit wala naman tayong pambili, ewan ko nga ba, bakit nga ba gano'n, diba? Kailangan mahalaga, sobrang mahalaga ng tulog. Kasi dito nakakapag-relax yung utak natin. Actually, nakakapag-relax yung body natin. So, napakahalaga ng tulog. Wala ba ibang magko-comment yan? Ang gigigil ako sa inyo. Hi! Shoutout sa'yo, Edgar. And shoutout to you, Jeremy. Shoutout sa inyong dalawa. Ang galing! Okay? So, yun na nga, guys. Diba? Mahirap dapuan ng ganitong sakit. Mahirap magsisi kapag dumating na yung time na wala na tayong magagawa, diba? Tsaka maraming maaapektuhan kapag halimbawa napabayaan mo yung sarili mo. Kapag halimbawa, hindi mo na alagaan, hindi mo siya na-prevent. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Diba? Kaya, habang naglalandian pa lang kayo, i-block mo na! Iba pala yun, no, Lance? Iba pala yun. So, i-prevent mo na. Ganun. Okay. And, unang-una dyan, di ba? Pag-usapan natin yung mga magiging effect. Yes? Akala ko may kailangan ko sa akin. Okay. So, yun na nga, pag-usapan natin yung mga maaaring maging epekto kung tamaan ka ng ganitong sakit. Diyos ko, wag naman sana, mahirap. Kasi unang-una dyan, syempre yung sarili mo, di ba? Ang dami mo pang gustong gawin, ang dami mo pang gustong landiin, di ba? Wag ganun, kailangan alagaan mo yung sarili mo, kailangan... Diba, ingatan mo yung puso mo. Lagi kasing puso niya iniingatan mo. Nang gigigil ako sa'yo. Okay. And also, diba, nakalimutan ko yung sasabihin ko sa'yo. May mga tao namang nakaka-survive sa ganito. May mga tao nakaka-survive, but then, may mga side effects siya. Diba, mayroong mga tao nakaka-survive, then yung kalahati ng katawan nila is paralyzed. Paano mo paano mo pa magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin if ganun yung sitwasyon mo, 'di ba? And also, paano yung pamilya mo? Paano yung mga taong umaasa sa iyo? Paano yung finances mo? Paano yung mga dreams mo? I'm not saying naman hindi mo na siya pwedeng gawin kasi may mga nakikita ko na mga kahit may mga disability sila, nagagawa nila. Pero 'di ba, kung kaya mo naman siyang agapan, kaya mo naman siyang gawin nang okay ka, nang healthy ka, bakit hindi mo gawin, di ba? Mas maganda na ma-enjoy mo yung buhay mo. Kasi ang stroke or itong klaseng sakit na ito, at any age, pwede kang dapuan, di ba?
kumbaga nga, wala na siyang pinipiling edad. Kahit nga, akala mo sobrang healthy mo. Pero, pag once dinapuan ka nito, wala. Wala ka nang magagawa. Diba? And it can ruin your life. It can definitely ruin your life and the life of your loved ones. So, for all those people na nakikinig ngayon, make sure na i-monitor niyo yung health niyo. Kasi, diba, aanhin mo ang napakaraming pera. Pag naman, hindi mo naman siya, kumbaga, hindi mo naman siya magagastos o ma-enjoy kung halimbawa may sakit ka. So, kailangan balanse lang tayo. Kung gusto nating magtrabaho, magtrabaho lang tayo ng magtrabaho. Pero, make sure na magbigay pa rin tayo ng time para sa ating sarili na makakapagpahinga tayo. Kasi napakahalaga ng pahinga, napakahalaga ng tulog, napakahalaga ng tamang pagkain, pagkain ng prutas. Nagiging doktor na yata ako dito. Lan! Parang nagiging ano ako, food nutritionist. Kaya pala ako naka-green. Pero hindi guys, sobrang seryoso yun. Kasi aanhin mo lahat ng kayamanan mo kung ikaw naman, diba, hindi ka naman healthy. Gusto mo mag-bakasyon, mag-travel, gusto mo mag-parasailing. Ako gustong-gusto ko yan mag-parasailing. Gusto mo mag-parasailing, gusto mong pumunta sa iba't ibang lugar, gusto mong pumunta sa ibang bansa. Pero may sakit ka, so wala, wala. Paano mo ma-enjoy, diba? So, okay lang na hindi masyado madami yung pera, pero healthy ka, diba? Diba? Hi, shoutout sa'yo, Maring Lisa. Kamusta naman ang mga alaga natin, Maring Lisa? Ha? So, for all those people na na nakakaranas ng mga pagsakit ng ulo, yan, pagsakit ng ulo, pagsakit ng dibdib, pagkapagod, make sure na i-monitor niyo yung sarili niyo. Make sure na nagpapa-check din kayo pag may mga nararamdaman kayo hindi maganda. Kasi, sabi ko nga, prevention is always better than cure. Mahirap nang magsisi sa huli. Okay? So, guys, magpapahinga muna ako. Wait lang, ha? At ang akin lalamunan. So, magpa-commercial lang tayo ng very slight. Pwede ba tayo mag-commercial? Pa-shoutout! Emmanuel, shoutout sa'yo! Hi, Ren! Shoutout sa inyo. So, guys, magpapahinga lang tayo ng very light. At meron ako ichichika sa inyo. May chika tayo mamaya, okay? The Broken Republic will be right back. Alright? Hi, I'm Leanne. Isa akong certified online seller. Paano nga ba ako nagsimula sa online selling? So ganito, balikan muna natin kung paano nga ba ako nagsimulang maging raketera. 10 years old pa lang ako, rumaraket na ako sa palengke. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako magbenta. Mapakantin, meat shop, o kahit nga snowball o manggang hilaw na may alamang, ibibenta ko yan eh. Lahat na ata nang pwedeng maibenta, ibinenta ko na. Extra income ba? So ayun, nakapagtapos ako sa pag-aaral at nagkaroon naman ako ng maayos sa trabaho. Pero gumagawa pa rin ako ng paraan para makapagbenta ng mga pagkain at kahit anong items. Passion ko talaga siguro ang pagbebenta ng kung ano-ano. Then noong 2012, nakilala ko yung husband ko. After a year, we got married. And nagkaroon na rin kami ng mga anak. Pareho naman kami may trabaho that time. Pero bakit parang kulang pa rin yung income namin? Dahil na din siguro sa dami ng bills na kailangan naming bayaran. Ang dami rin naming pinasok na business. Andyan yung pagtatayo ng stalls for fries and drinks, paglalagay ng ukayan, stall for shakes, ultimo yung pagbebenta ng beauty products, pinasok na rin namin. Kaya lang, hindi pala talaga ganun kadali. So naisip kong mag-online selling. So sa simula, pipicturan ko muna yung mga items na ibebenta ko. And then after nun, mag-i-edit ako, and then ipopost ko na sa Facebook. Noong una, kayang-kaya pa ng powers ko kahit mag-isa lang ako. Pero nung tumagal na, grabe! Halos mabaliw ako sa pagsagot ng mga inquiries ng mga customers ko. Halos hindi ko na nga mapitawan yung cellphone ko eh. Tapos andyan pa yung shipping ng products. O diba, seller ka na,
kargadora ka pa. Pero ang pinakamasaklap sa lahat ay yung nawala na ako ng oras para sa mister ko at sa mga anak namin. Until one day, nakilala ko ang seller.ph. OMG! Dahil sa mobile app na ito, gumaan ang buhay ko bilang isang online seller. Biruin mo, gamit lang ang smartphone ko, nakagawa na ako ng sarili kong website. Kung saan, doon na nagpa-place ng orders ang mga customers ko. Doon ko na rin minamanage yung stocks at inventory ko. Pati na rin lahat ng pumapasok ng mga orders, detalyado. Kung dati, kailangan ko pang mag-live selling para dumami ang benta ko. Okay, haluin mabuti. Pero ngayon, kahit natutulog ako, pumibenta ako. Gamit lang ang sarili kong website na gawa sa seller.ph. Gumaan talaga ang buhay ko at nagkaroon na mas maraming oras para sa pamilya ko. Thank you talaga sa seller.ph. Kaya, para sa mga kagaya kong rakitera, this is it mga meses. Download na! Experience the luxury, fashion, and style. Brands that came from the illustrious and elite. World's most luxury fashion houses that offers unique craftsmen and unrivaled quality. I'm broken, broken again. Welcome back to the Broken Republic! Okay, so maiba ko lang. Maiba lang tayo. May share ako sa inyo. Nakakatuwa kasi 'di ba, nung last week hindi ako nakapasok. Like two weeks yata akong hindi nakapasok. So kasi nga 'di ba, masama yung pakiramdam natin. 2 weeks tayong hindi nakapasok. Tapos nakaka-receive ako ng ang dami na nating natatanggap na mga messages galing sa ating mga broken citizen. Yay! Nakakatuwa kasi talaga nagtatanong sila ng mga, kumbaga nagkukwento sila, humihingi sila ng payo, at yun ang inatupag ko. Yun, nakialam ako sa love life nila. Pakialamera ako eh. Diba, humingi sila ng mga payong. Mayroon akong nakausap. Share ko lang, SKL. Share ko lang. Meron akong nakausap sa na isang babae. Tapos, nagtanong siya sa akin kung ano ba daw dapat niyang gawin. Kasi, tawag dito, nasa long-distance relationship siya. So, kumbaga, kung dapat pa niyang ipagpatuloy or hindi. Diyos ko, nagigigil ako sa mga ganong tanong. Charot. Kasi parang, yung story niya is about sa kanila nung jowa niya na naka-long distance relationship sila for 2 years. Wow, 'di ba? 2 years daw silang long distance relationship. And then recently, nagkikita naman daw sila. Nagkikita naman daw sila somehow. But then recently, nag-post siya kasi nga monthsary or anniversary nila, parang ganun. Nag-post siya ng picture niya and then tinag picture nila. Yeah. Then, tinag na si lalaki. And then, may nag-comment! Ay! Sinong nakaka-relate dyan? Ha? May nag-comment. Nag-comment na sana all ginojowa! Diyon. Ang ginawa ni ate mo, girl, diba? Gusto niya mga chika-chika. Oh, ang ginawa ni ate mo, girl, ay message na. Kasi sabi niya, ay, ba't nag-comment pa si ate mo, girl? Tinignan niya ang account. Tinag-comment. Message na. Tinanong niya kung sino si ate mo, girl. Kaya ngayon, ang dali nang hulihin ng lalaki pag nanlolo ko. Kasi nga, may Facebook na. Makikita niyo na mga nagko-comment, mga nag-heart. Diyan ko rin nahuli yung ex ko. Sa Facebook. Diba? Meron pa dyan, meron pa silang dati bagong-bago pa yung mga ba-block-block na yan. Hindi ko pa alam yan. May mga naka-block na users ha. Kasi bakit may naka-block na user? Hindi ko makakilala. Abay, ang galing! Babae pala niya!
di nga naman kami magkikita at naka-block sa akin. Abay, very good ka di yan. Pero going back, kadami ko na naman kuda. Going back sa kwento. Eh, paano po kaya yung nabubutas ng gulong? Sino guys sa inyo ang nag-try ng magbutas ng gulong gamit yung, ano nga yun, yung tinutupi? Na knife? Basta, wag mo na ipaalala, Eman, kinalimutan ko na, nag-move on na nga ako eh, ano ka ba naman? So yun na nga, may kinikwento ko sa kanilang ingay mo. So yun na nga, diba? Chinat niya, sino si girl? Nalaman niya, jowa nung jowa niya! Hindi na bago yung ganitong mga tanong sa akin, yung mga ganitong sitwasyon na makinikwento nila sa akin. Pag alam nyo, pag nakaka-receive ako ng mga ganong sagot, alam mo, yung pumabasa sa isip ko, I knew it! Unang message mo pa lang sa akin, I knew it! Diba nga? So, di nag-usap daw sila. Di, parehas nga nilang jowa si kuya mo. Diba? Pinapili niya si kuya mo, boy. Ganun, pinapili niya. Ay, hindi raw makapili. Anong stand niyo dun, guys? Pag pinapili niyo yung jowa niyo, oh my God! Alam ko to! I know the feeling na nagpapapili ka. Okay. So, pinapili na. Hindi na makapili. Oh. Story ko ba to? Hindi. Hindi naman kami long distance. Short distance. Super short distance. Okay. So, pinapili niya. Hindi makapili. So, naipag-break daw siya. Tapos, sinabi ko sa kanya na tama yung ginawa mo na hindi siya makapili, may pag-break ka na lang sa kanya kasi yun na yun eh, red flag na yun na alam mo yun na hindi ka na niya mahal. Masakit man, masakit talaga, masakit. Masakit marinig, masakit tanggapin, pero yun yung katotohanan eh. Kailangan mong magising, kailangan iisampal sa'yo o kailangan ipamukha sa'yo yung totoong nangyayari para magising ka. Kasi minsan, pag tayo nagmamahal, kahit alam na natin yung totoo na niluloko na tayo, kahit alam na natin na may iba na, we're still holding on to that person, to that relationship. Because we're just so much into it. We never thought na magkakaroon ng iba. Pero syempre naman, di ba? No! dapat di na pinapili kasi kung mahal ka niyan at kontento. Tama! Kontento yan sa'yo, hindi yan maghahanap ng iba. Kaya nga, parang may nabasa pa ako dati, di ba? If you fell in love twice on, Tagalog na yun. Di ba? If you love two people, choose the second one. Kasi, if sapat naman yung una, hindi ka na magpapahal ng pangalawa. Ano, ang dami mong pusa! Kung pusa nga, siya mambuhay, isa lang ang puso, ikaw pa ba? Nanggigigil ako, ha? Tama. Oo, tama yan, Eman, diba? So, yun yung sabi ko sa kanya. Tapos nag-reply siya, paano po pag bumalik? Hashtag marupak! Diba? Paano daw pag bumalik? Paano pag bumalik? O, di wag mong balikan. O, strong ka, diba? Strong ka, diba? Be, sabi ko sa kanya, sabi ko kay ay Ineng, Ineng talaga yung tao ko. Kasi mas bata siya sa akin. Sabi ko sa kanya, pag ganun na yung sitwasyon, kailangan niyang i-earn ulit yung, kasi nawala na yung tiwala mo sa akin. Biruin mo, 2 years kayo yung long distance, tapos, two time ka lang niya. Diba? Hindi naman, di mo naman deserve yun. Lagi ko nga sinasabi, ipakita mo, ipaalam mo dun sa tao na alam mo kung ano yung deserve mo, na alam mo yung worth mo bilang tao, bilang babae. Diba? Napakahalaga niya, nanggigigil ako sa inyo. Alam niyo yun, nauubos na yung boses ko. Bakit? Pero bakit parang hindi niyo pa rin ako pinakikinggan? Sabi ko sa kanya, be,
magpahinghin mo muna ang puso mo. Okay lang yan, bata ka pa. Ganan. Wow. Okay yun, Awel. Hi, Rodney. Hello. Shoutout sa'yo. Diba? Sabi ko sa kanya, be, stop muna. Stop right there. Huwag mong isipin na babalikan ka niya. Nag-i-illusion ka na naman. Charot. Hindi, diba? Sinaktan ka na nga ni, diba? Kailangan paghirapan ka niya. Kasi, alam nyo nga, sabi ko nga, diba, dun sa last episode ko, last week, diba? Huwag mong hayaang maging komportable yung tao na lokohin ka, na paulit-ulit kang saktan. Kasi, alam niya na pag humingi siya ng tawad, pag humingi siya ng chance, bibigyan mo siya ng chance. Minsan kasi ikaw din naman yung nagtuturo eh. Opo, shout out to po. Ay, shout out din sa akin. Wow, may shout out sa akin. Buti pa si Radmi, sina-shout out ako. Diba? Huwag mong hayaang pamihasain, diba? Yung mga bata nga, hindi nga natin pinapamihasa. Pag may nagawang mali, pinapalo natin, pinapagalitan natin. Tapos yung jowa mo, pag iniwan ka, babalikan ka, nanggigigil ako sa'yo. Akala mo si Easy Mill yung nagsasalita, no? Diba? Pagka ganun, alamin mo. Alam, kasi naman, marupok din naman. Ewan ko nga ba, ba't mamarupok siya ayo? Iwas-iwasan din natin ang ano, pagiging marupok. Iwas-iwasan natin manood ng mga ano, nang gigigil ako sa inyo. Diba? So, sabi ko sa kanya, timplahin mo. Sabi niya, paano po pag nakita kami? Same lang po kami ng group of friends. Diyos ko po. Be! Idol mo kasi ba siya? Sabi niya sa akin, meron daw sila, magkikita daw sila, siguro mga this coming month or next month. Meron daw silang small celebration ng kanilang mga barkada. Eh, same lang daw yung group of friends nila. Sabi ko sa kanya, oh, okay, then go. Go there as a friend na lang, hindi na as a lover. Kasi, diba, shout out sa'yo, Ate Che. Oo, nanggigigil ako sa'yo, Mac. Sabi ko sa kanya, pumunta ka lang doon as a friend. Oh, diba? Be civil lang sa isa't isa kung nag-say siya ng hi. Say hi lang, pero huwag ka nang tatabi sa kanya. Kasi baka ano, pag kumain ka ng balat ng manok, ayaw niyang pakainin ka, tapos sasabihin mo, "Opoy, ngayon lang." 'Di ba? Ano, make sure na one seat apart. Kasi dyan nagsisimula yan eh. Yan na naman. Tapos pagbupagaan eh. Uy, magbalikan na kayo. Nanggigigil din ako dyan sa mga magkakaibigang ano yan eh. Alam mo yun nung kaya ano pa kayo sa isa't. Uy, bagay pa rin kayo. Utot nyo, niloko na nga siya. Tapos sasabihin nyo bagay. Alam nyo kayo. Ay, hindi ako ganito. Huwag niyong pamihasain yung mga ganang tao. Huwag niyong bigyan sila ng chance na sirain niya ulit yung... Kumbaga, nalokohin ka, nasaktan ka ulit. Huwag niyong ibigay sa kanila yung power na yun. The power is yours. Diba? Alagaan mo yung sarili mo. Alagaan mo yung puso mo. Kasi, diba? Huwag ka mag-focus lagi sa puso ng ibang tao. Alam mo yun? Diba? Inalagaan mo yung puso niya, pero yung puso mo pala sa pinawasak na niya. Yung puso niya, nilagyan mo ng band-aid, nilagyan mo ng betadine, pero yung puso niya, puso mo, sinaksak niya. Binuhusan pa ng asido. Diba? So, make sure na alam mo kung hanggang saan ka lang, 'di ba? Kung ex mo na siya kahit marami kayong common friends or meron man kayong get together ganan, make sure na alam mo kung hanggang saan ka lang, 'di ba? Kung hanggang hatid lang, wag na. Hatid kasama ng barkada. Niyo kayong dalawa lang oh, hatid. Diba? Give time yourself. At sa aking mga broken citizens dyan,
Kung kayo Tagalog na Tagalog. Quezon. Kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-message sa amin dito sa MR Digital Media or sa The Broken Republic, okay? Huwag kayong mag-alala. Sumasagot ako kahit late. Pero sinasagot ko naman kayo. Hindi ko naman kayo pinapaasa. Sinasagot ko kayo, di ba? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo paaasahin. Hindi tulad ng ginawa niya sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pupuyatin. Tapos hindi naman kayo jojowain. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. hindi ako magiging jowa nyo. Diba? So, yun na nga, guys. Pag meron kayong mga question, ano, PM is the feature. Ay! Ito na lang gagawin ko. Kakantaan ko si Ate Mo Girl. Kasi marupok tayo eh. Kakantaan ko siya. Bago tayo mag-commercial, kakantaan ko si Ate Mo Girl. Kasi nakakagigil din to mga minsan. Okay, ito na. Anong kanta ko? Anong gusto mo kanta ko? Yung mababa lang naman. Same ground, mababa. Anong maganda kanta? Yung mababa lang, guys, kasi hindi pa tayo nakaka-recob. Bakit ba puro kokomelo nakalagay dito sa akin? Tuwang-tuwa. Parang gusto kong kantahin yung paubaya, pero wala pa akong, ano, wala ako sa mood. Sakot ng ulo ko. Kayo ba? Kamusta ba kayo, guys? Na-enjoy nyo? Uy, batiin nyo naman ako. Birthday ko kahapon. Nagpabati. Laklak na lang kaya. Ay, gusto ko to espolyarium. Espolyarium, no? Maganda yon. Tapos pag hindi ko na alam, hindi ko na itutuloy. Nakita tayo espolyarium. Sabi ko na may ads to eh. Napakadaming ads. Go daddy. Sabi niya, na binabasa ko lang yung sinasabi. Okay. Kentahan ko kayo. Di man paligid, may tumawag sa pangalan ko. Labing isang palapag. Tinanong kong okay na ako sabay abot ng baso. May naghihintay. At bakit ba pag nagsawa na ko biglang ayoko. Hindi ko alam pala to. At ngayon, di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Pwede bang itigil mo na ang pag-ikot ng mundo? Mali pala yung nakatawan ako. Lumiwanag ang buwan. San huwag di ko na nasasakyan ang lahat ng ba? Di ko na lang. Sa aking lakad at ewan natin sinong may pakana. At bakit ba tumilapon ang gintong alak dyan sa paligid mo? At ngayon, di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Pwede ba
pinapakita niyo alak. Sinasabi ko sa inyo, pag may alak, may balak. Diba? Yung dun sa nagtanong sa akin kanina, siguradong may alak dun sa pupuntahan niya. Diyos ko, anong bala? Okay. So, magka-commercial lang kami ng Very Light. Mga 2 minutes lang. 2 minutes, ang dami. Pero magka-commercial lang kami, guys. And The Broken Republic will be right back, okay? Hi mga ka-online sellers! Mag-download na kayo ng Seller.ph. Simpleng-simple lang to. Download the app, build your website, and post your products. And then, pwede na itong makita ng inyong mga customers. Hindi na kailangan ng mga customers nyo mag-download ng app para maka-order. Ang gagawin lang nila, click the link and then makaka-order na sila. Ang galing, di ba? Saan ka pa? Mag-seller.ph ka na! Hi, Mark here, CEO and founder of Seller.ph. In today's video, I'm going to teach you how to build your own website just using your smartphone. Welcome back to The Broken Republic! Okay, ito ang balak ko. Okay, magpasalamat muna tayo sa ating mga sponsors, okay? Thank you so much, VIPshopper.ph for all those people who are looking for authentic branded items such as Louis Vuitton, Gucci, Prada, Chanel. It's available on vipshopper.ph. Pwede nyo silang i-contact sa Facebook page nila. And yung mga available items is actually uploaded na sa Instagram and sa Facebook page nila. So, VIP Shopper, luxury in style. Okay? And also, di ba, ang init na, best! Naramdaman nyo ba? Iba na yung init. So, alam nyo na, summer na. At perfect the perfect getaway or family bonding time ang pagsiswimming. So, saan ka pa? Sa Queen's Luxury Private Resort ka na. Meron silang Santorini-inspired ang kanilang resort. Meron silang function hall. Meron silang mga bedrooms na sobrang ganda. At saka sobrang perfect yon para sa mga birthday, sa mga pa-surprise-surprise nyo. Nang gigigil ako. Sobrang perfect yon. First ever Santorini-inspired resort siya dito sa Candelaria, Quezon. And meron silang Facebook page, Queen's Luxury Private Resort. Alright, thank you so much. Also, di ba pinag-usapan na natin ngayon ang pag-iingat natin sa ating mga puso. Siyempre, di ba, ang dami ng dumadapong sakit o ang dami ng naglalabas ang sakit sa mga panahon ngayon, di ba? So, kailangan nating ma-boost ang immune system natin. And of course, kailangan natin ng mga food supplement. Siyempre, di ba? Kaya, nandyan ang FKC Candelaria. Available sa kanila ang mga food supplements para mas ma-boost ang immune system nyo at mas maging healthy pa kayo. Kasi nga, di ba? Health is wealth!
of course, ang ating Tatak Pinoy na mobile app, Seller.ph. So, diba? Ito yung ano, e-commerce mobile app na 100% Tatak Pinoy. Available siya sa Google Play Store at saka sa Apple App Store. It's available nationwide in Philippines. You just have to download the application, fill up the forms, and then name your store, and then in 5 minutes, you have your own website. Diba? Parang magic lang! So, ano ba hinihintay niyo mga meses? Download na, okay? Also, Gardenia Philippines, thank you so much. Napakabait ng Gardenia Philippines. Napakasarap pa rin talaga. Parang, sobrang tagal ng Gardenia Philippines, diba? Sobrang, kumbaga, sa mga handaan o kaya sa regular day lang, talagang makikita mo sa mga bahay may mga gardenia. Of course, ang sarap-sarap kaya. Mas masarap pa sa kanya. So, Gardenia Philippines, thank you so much. And of course, diba, kung may mga nanay-tatay dyan na mahilig maglinis-linis, of course, InstaClean and InstaWash is still available. Ang InstaClean ay magaling para panlinis ng mga glass, mga kahoy, or mga plastic. Ang InstaWash naman, ito ay isang waterless car wash, di ba? Saan ka pa, di ba? Napaka-innovative nito. Oh, innovative! Di ba? Napaka-modern car wash. Wala nang, ano, wala nang tubig-tubig. Pisit-pisit, wipe-wipe na lang, di ba? Thank you so much. Okay. So, mag-last thoughts na tayo kasi pagod na yung buhang. Well, ang last thoughts lang naman natin para sa topic natin na for tonight, which is ingatan mo yung puso mo. loading buffering mo. Hindi. Ang ibig ko sabihin, ingatan mo yung puso mo both emotionally and both physically. Mahalagang iniingatan mo yung puso mo, literal ha, yung iniingatan mo yung puso mo, yung health mo, kasi syempre, pag nawala na yan, pag halimbawa, tumigil yung pagtibok ng puso mo, game over na, diba? Lahat ng pangarap mo, lahat ng gusto mong mangyari, hindi mo na magagawa, diba? Kahit pa sabihin natin madami kang pera, madami kang ipon, madami kang plano, pero it will be put into waste, okay? And, ang galing mo nga mag-alaga ng puso na eh. Ba't hindi mo maalagaan ng puso mo? Diba? So, pagdating naman sa emotional, lagi naman natin sinasabing, unahin mo yung sarili mo. Unahin mo yung puso mo. Be, lagi na lang puso niya inaatupag mo. Di mo nakikita, dumudugo na yung ano mo. Yung puso! Puso naman yung dumudugo. Ay, iba pa bang dumudog ko? Parang wala naman ako yung pangalaw na dumudog ko. So, dumudog ko yung puso mo, diba? Always make sure na healthy ka. Na, na nandun ka sa stage na mabibigay mo yung best mo every day. Kasi, diba, ang buhay isa lang yan eh. Hindi talaga ano, hindi totoo yung only live once. For me, ah, you live every day, but you only die once. So, make it count. Those days na binigay sa'yo para mabuhay, make it count. Diba? Naka-ano kayo, ah? Naka-ano kayo? Diba? You have to make it count. You have to make sure na you live your life to the fullest. But also, you make sure na healthy ka pa rin. Kahit napaka-active mo, kahit na napaka, alam mo yon, kasi minsan talaga natatalo rin tayo ng stress eh. Pag stress ka, ang dami mong nararamdaman kahit, Ba't pa ang dami sabit? Diba? Kaya sa lahat ng aking viewers dyan, make sure na healthy ang inyong puso, inside and, ano ba, out? May puso ba out? Make sure na healthy ang puso nyo physically and emotionally. Okay? So, tigilan na natin ito kalokohan.
So, hindi ko alam kung may natutunan kayo sa akin. nakakuha lang kayo ng chismis. Yun lang naman yung mga gusto nyo, eh. Kumuha lang ng chismis. Ang gigigil ako sa inyo. Okay? So, thank you so much sa mga sumama sa akin ngayong live streaming. And, again, please do follow us on all of our social media accounts. On Facebook, the MR Digital Media, and then The Broken Republic. On Instagram, MR.DigitalMedia, and then TheBroken_Republic. We're also available on YouTube. We have our own YouTube channel. Please make sure to subscribe MR Digital Media and click the notification bell para lagi kayong uploaded. Hindi ako pwede maging YouTuber. Oh, click on the notification bell and then click all. All ba yun? Basta, yun, basta click nyo yun para pag may upload kaming bago, notified kayo, okay? Also, available din kami sa Spotify. So, mga sa mga tamadyang manood, at gusto nyo lang mga listen-listen lang, available kami sa Spotify. Please follow us or subscribe on Spotify. We are MR Digital Media, okay? And sa mga gusto magpa-sponsor, bekenme. We're open for sponsorship. You just have to give us, send us a message para makapag-usap tayo, okay? So again, I don't want to take too much of your time. Wow! So again, thank you sa lahat ng nakisama sa atin ngayon. And thank you that na-miss ko kayo. Kahit hindi niyo ako na-miss, okay lang, wala akong pakialam. So again, thank you so much guys. This has been The Broken Republic, ang tambay ng dating broken, still broken, ikaw ba yon? Yung mga feeling broken yung katabi ko. Ay, wala pala akong katabi. Kinakabahan ako, ha? So again, this has been your president, your one and only Queen, Queen Ree. See you again next time, guys. Mwah! Mwah! Ay, nauna ako. So again, guys, bye-bye! See you! I'm broken, broken again. Oh, oh, broken, broken again. I'm broken, broken again. Oh, oh, broken, broken again. Look into my eyes, dear.